Ang episode natin ngayon ay nakaugnay sa episode 1 natin guys, kaya sana ay huwag kayong malito dahil ako ay nalilito na. Hagayon pa man, sa huling episode natin ay natapos tayo ng magtagpo ang ating bida na si Yun Siang at Luhan, dahil nga dito siya pinapunta ni Hian, sa pagpapatuloy ng ating kwento ang mga alaala ng ating bida. Sa oras na nakabalik ako 60 years ago, malinaw ko naalala ang lahat. Sorry, yung mga hindi ko mailigtas. Song Yun Siang, dalhin sila upang makatakas. Ang mga instructor at kaklase ng academy. Mga taong mababa ang tingin sa akin. Hindi ako papayagan ng pamilya na pakasalan ng isang patay na may sirang kaluluwa. Ang mga matatandang nagmamahal sa akin. Ang aking pamilya ng Song ay lalaban at mamamatay kasama ang lungsod ng Yungan. Ang iyong kaluluwa ay hindi handa. Kaya, hindi ka maaaring sumali sa labanan, pakiusa tumakas ka na. Ang pag-alis dito ay mag-iiwan ng blood para sa pamilya kong Song. Mga kapatid ni Hyun Jiawei, kapatid na Yun Siang, natatakot ako na hindi tayo makapasa sa antas na ito, ipaubaya mo ito sa akin. Kung may kabilang buhay, gusto ko pa ring sundan ang panganay kong kapatid. Mahalagang tao sa buhay ko, Song Yun Siang may utang ka pa sa akin, tandaan mong bayaran ako sa susunod mong buhay. Mga taong nagprotekta sa akin. Song Yun Siang, huwag kang bumalik, hindi mo mailigtas ang bansang Chando. Isang hindi matatalo na kalaban. Song Yun Siang, ikaw na basura ang palaging magiging katalo ko. Ang mga tao na kilala sa South Continent, ipinadala ko sa iyo ang Danfang ni Dan. Lao Song, naging host ka ba? Kailan nagising ang iyong star soul? Ang mga taong nakilala ko sa kanlurang mainland, ikaw yung magnanakaw ng East Continent. Maaari bang kopyahin ang star soul ng lumang tao? Ito ang huling linya ng lahi ng tao. Mga taong nakilala ko sa Baidemi. Sa loob ng 3 araw ito ang aking ginagawa, nagsusumikap na maka-breakthrough, na matagumpay ko naman nagawa. Kahit labis na hirap ang aking nararanasan. Mula sa maagang yugto ng Yellow Stage hanggang sa rurok ng Yellow Stage, sa loob lamang ng 3 araw. Nakapag-breakthrough ako ng 4 beses. Medyo sobra para sa katawan na baldado ang soul vein. Sa kasamaang palad, wala ng oras. Sa oras na iyon, kailangan kong harapin ang libu-libong hindi magagapi na mga kaaway. Pinili kong pasabugan ang aking sarili kasama ng mga halimaw na di magapi. Hindi inaasahan, ibabalik ako sa 60 taon na ang nakakaraan. 60 taon na ang nakakaraan ako ay isang basura lamang na tinanggihan ng pamilya. Dahil sa aking hindi kumpletong mga ugat ng kaluluwa, para maprotektahan ako, inilagay nila ako sa South State Academy. Sa oras na iyon, hindi ko maintindihan ang kanyang hangarin. Umaasa sa pagkakakilanlan ng batang master. Ang pamumuhay ng isang katawa-tawang buhay ng mga sirang lata. Kalaunan, ang academy ay nawasak ng Tide of Beasts. At ang buong pamilya ng Song ay napatay, at ang Chando Kingdom ay nawasak, ito ang Star Master System. Sa ilalim ng gabay ng Star Master System, nakatakas ako mula sa kamatayan ng paulit-ulit. Mula sa Star Master System, hindi ko sinasadyang natutunan ang tungkol sa isang sinaunang sibilisasyong pagkasira. Hindi lamang may ilang hindi kapani-pani walang kakayahan. Maaari ko ring kopyahin ang Star Soul General ng ibang tao, upang gawin itong gumana para sa akin. Hindi ko inaasahan na ito ay ipinanganak muli kasama ko. Star Master System. Suriin ang aking katayuan, ang kasalukuyang realm ng host, ang rurok ng dilaw na yugto. Status, incomplete soul vessel. System level has reset, system space has reset, at star soul general. Wala, bagaman hindi ko maintindihan kung bakit muling ipinanganak ang system sa aking kaluluwa. Ngunit sigurado na, ang dating kinopya ng star soul general, at ang iba't ibang mga bagay na nakaimbak sa puwang ng system ay nawala. Everything will reset. Ang araw na ipinanganak ako muli sa 9 na araw ng Abril. Noong 11 ng Abril, gabi, ang lugar ng labanan ay masisira ng mga halimaw. Ang 3 araw na ito, umaasa sa alchemy na natutunan ko sa aking nakaraang buhay sa South Continent. Gumawa ako ng mabilis na mga breakthrough, mula sa early stage ng Yellow Stage hanggang sa rurok ng Yellow Stage. Sa aking huling buhay, hindi ko nakuha ang muling pagtatayo ng tableta na nag-ayos ng aking mga soul veins hanggang sa ako ay nasa aking 50.
Kahit na bahagya kong inayos ang aking mga ugat ng kaluluwa, nag-iwan pa rin ito ng mga nakatagong panganib para sa aking buhay. Hindi lamang ako ay natigil sa Holy Rank at hindi na makakapunta pa, ang kinopya ng Star Soul General ay maaari lamang magsagawa ng mas mababa sa 20% ng kapangyarihan ng labanan ng mga orihinal, o siyang tunay na may-ari ng Star Soul General. Ngayon, ang pagpino lamang ng isa pang tableta para sa muling paggawa ng perpektong tableta. Maaari kong ganap na ayusin ang nasirang mga soul veins nang hindi iniiwan ang anumang mga nakatagong panganib. Ito ang Yuanding City East District Market, South State Pharmacy, na kasalukuyang pupuntahan ni Yun Siang nang nasa loob na ng pharmacy sambit nito sa Nagbabante. Kamusta? Narito ako upang kunin ang Tianlong Terrier na ordered ko kahapon. Habang nakangiti naman sumagot ang tauhan sa tindahan na, sandali lang. Hayaan mo akong suriin. Di naman nagtagal ay sinabi na nang nagbabantay na, nasa transit ito. May hahatid ito sa aming tindahan sa tanghali ngayon, aming ipagbigay alam sa iyo sa sandaling dumating na ito. Nasinang-ayunan naman ni Yun Siang, dahil sa wala naman magagawa kung di ang maghintay. Gayunpaman habang gumagala sa lugar ay inaalala ang nakaraan sa dating niyang buhay. Ayon sa 60 taon na ang nakalilipas, ang Eastern Continent ay hindi lamang mahirap makuha ng mga alchemist. Ang alchemy ay napakabihirang din ng Tianlong Terrier, na mahirap mahanap sa katimugang kontinente, maaaring madaling mabili dito. At ito ang huling gamot para sa pagpino ng Reconstitute Pill, upang ayusin ang sirang soul vein. Kaya kahit nawala ang duplicate Star Soul General, sa uri ng Wei Yuan na gawa lamang ng masa, ay sapat na upang mapaglabanan ang mga mababang antas ng hayop. Ngunit bago dumating ang Tianlong Terrier, ay kailangan kong maghintay ng ilang oras. Sa ngayon ay pupunta ako sa academy upang mag-set up ng ilang mga formation para mapaghandaan ang mga halimaw. Inaasahan na, ang mga casualty ay maaaring mabawasan, ipinakita ang South State Academy, ito ang huling lugar. Dito ako mag-set up, ito ang kaunting formation na natutunan ko sa North Continent. Natatakot ako na higit sa 100 taon nang mas maaga sa East Continent sa panahong ito. Kaawa-awa ang aking realms ay labis na mababa ngayon. Ang pagbuo ng deceleration na ito ay maaaring mapabagal ang paggalaw ng mga halimaw. Ayon sa alamat ng East Continent, ang fairy ay nahulog mula sa langit at ipinatawag ang isang panlabas na magic elephant na nagngangalang Star Soul General. Maya-maya ay napalingon si Yun Siang sa dalawang nag-uusap, ito ay sinaluhan at Hian, habang sinasabi ni Hian, ang unang henerasyon na din ay ang bayani na pinili ng Star Soul General Sui Si. Habang pinagmamasdan ni Yun Siang ang riboto na sabi nito, na sa nakaraang buhay ko, ay naging sunod Sun Yuren ako sa iyo tulad ng isang aso. Humihingi ng lakas mo, ngunit hindi nakakuha ng anumang tugon. Ngunit, ang oras na ito ay naiiba. Maya-maya pa ay inutusan ni Yun Siang ang system na iskan ang estatwa ni Sui Si, na agara naman ginawa ng system. Ayon sa system ang hindi kilalang Star Soul Jade. Soul Jade ay na-detect, at dagdag pa ang target ay nakalock. Gusto ba ng host ng Star Soul General Zuo Si ay sapilitang hilahin? Na siyang ang ginawa ng ating bida kaya naman nagkaroon ng reaction ang estatwa, sa pagkakataon naman na ito ay kasalukuyang nasa malapit lamang si Luhan at Hian na sasaksihan ang kaganapan sa estatwa, na siya namang labis-labis na ipinagtaka ng dalawa. Nainisip nga ni Hian na ito ay ang alo ng Soul Power Resonance, at maaari ba itong maging Zuo Si Soul Jade? Na habang si Luhan ay sinabi, Sister, may nag-flash ba ngayon? Ito ano ang sitwasyong ito? Habang ang dalawa ay hindi mabatid kung ano ba ang nangyayari. Ang ating bida naman ay nagtanong sa system na maaari bang kopyahin ng Star Master System ang Star Soul General Zuo Si. Natumugon ang system na hindi makopya ang walang kamalayan na Soul Jade. Maaari mo itong ilagay sa puwang ng system muna, at pagkatapos ay kopyahin ito pagkatapos maghanap ng residente para dito. Ngayon ito ay nasa kamay ko na. Ngunit, walang silbi. Upang maiwasan ang sanhi ng kaguluhan ay maghintay para sa pagsabog ng hayop sa gabing iyon. Maya-maya pa ay nakatanggap ng isang mensahe si Yun Siang, inisip ng ating bida ito ay nagmula sa pharmacy ang Tianlong Terrier. Maaring dumating na ito, at sinabi ni Yun Siang na ang mga paghahanda dito ay halos tapos na,
kailangan kong bumalik sa pharmacy upang kunin muna ang mga kalakal. Ininong reconstruction pill sa lalong madaling panahon upang ayusin ang soul veins. Sa oras na ito, na bumalik ako, hindi ako papayag na mamatay ka ng walang kabuluhan. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Yun Siyang na naglalakad sa mataong lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad patungo sa pharmacy, ay may nakita na tila ba isang tao na kilala nito sa nakaraang buhay. Bagamat ang tao na ito ay nakasuot ng jacket at naka-face mask pa. At di pa matiyak kung sino ito ay inisip ng ating bida. Sambit nito, "Wait, ang taong ito ba? Imposible, paano ito lilito dito?" Matapos naman makalampas ito sa kanya ay inutusan ni Yun Siyang ang system na scan ang tao na ito. Naagaran naman nag-scan ang system. Matapos nito ay nasabi ni Yun Siyang na sapat na. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay puro sa gitnang dantian ng dibdib. Ito ang natatanging paraan ng paglilinang sa hilaga. Mga tao sa Mirren, ang mga kapitbahay na bansa na hangganan ng hilagang hangganan ng Tendao Kingdom, ang kaharian ng Mirren. Ayon sa aking alaala ng nakaraang buhay ko, 3 taon bago nito, parehong isa sa 3 mga bansa na nagmana ng kultura ng Orthodox ng East Continent. Ang mapaghimagsik na bansa ng Mirren ang nanguna sa pagsira sa balanse ng kapangyarihan, inilunsad ang isang buong sukat na digmaan ng pagsalakay laban sa kaharian ng Tendao. Ang mga bansa ng tao ay nahuli sa apoy ng crossfire. Sa kalaunan ito ay naging sanhi para sa pagkasira ng Eastern Continent. Bakit ang mga tao mula sa Mirren ay lilito dito sa puntong mga oras na ito? Mayroon bang isang lihim sa likod nito na hindi ko alam? At maya-maya pa habang di maunawaan ni Yun Siyang ang kanyang nasaksihan. Nakarating na si Yun Siyang sa Nanjo Pharmacy, Yuanding City Branch. Habang nasa labas ng pharmacy ay kinausap siya ng pharmacy assistant, sinabi nito na, "Kamusta bisita?" Mangyaring pumasok at tingnan, ang ginchuang powder at body tempering liquid ay nasa mga espesyal na ngayon. Mayroon ding isang bagong dumating na star gathering pill, na personal na pinino ng pangalawang order na alchemy master na nabuo ng aming pinuno ng Nanjo. Subalit sumagot ang ating bida na narito ako upang kunin ang Tianlong Terrier na naibok 3 araw na ang nakakaraan. Ang apelyido ko ay Song, nang maalala ng pharmacy assistant na Okay, ikaw pala, mangyaring pumunta sa VIP room upang umupo. At, habang nakaupo si Yun Siyang nagpaliwanag na ang pharmacy assistant sinabi nito na, "Mr. Song, ang Tianlong Terrier na iniutos mo sa aming shop 3 araw na ang nakakaraan ay magagamit na ngayon. Ang original price ay 130,000 Chando coin. Dahil napili mo ang pinabilis na paghahatid, kailangan mong magbayad ng karagdagang 20% ng deposito na iyong binayaran ng maaga." Matapos nito ay sinabi ni Yun Siyang na wala akong sapat na cash. Ngunit, maya-maya pa ay dumukot ito sa bulsa ng kanyang pants, at habang may kinukuha ito sinabi naman ng babae na Paumanhin sir, ang tindahan na ito ay isang national chain, at hindi kami tumatanggap ng kredito. Kung hindi ka magbabayad ng balanse, hindi mo makukuha ang mga kalakal. Matapos naman magsalita ang babae ay inilabas ng ating bida ang mga pills mula sa storage charms. At sinabi sa pharmacy assistant na nais kong ibenta ang mga ito sayo. Matapos makita ng babae ang pills ay nagulat ito sa kanyang nakikita na tanong niya na, hindi ba ito ay isang 3 antas ng soul renewal pill? Nang tingnan pa ang isang pill ito ang Star Juxing pill, na mas mataas na kalidad kaysa nagawa ng master sa aming head office. Bagamat halos hindi na magkanda o gaga ang pharmacy assistant, si Yun Siyang naman ay relax lamang na pinagmamasdan ito na manghang-mangha sa mga pill na nais niyang ibenta, at nang tingnan pa ang isang pill na sabi ng babae na, ito, hindi ba ito isang bihirang 4 antas ng soul condensing pill? Ang ilang pill naman ay hindi na nakilala ng babae kaya naman sinabi niya kay Yun Siyang na, paumanhin Ginoo, maaari ko bang kunin ang mga table tas na ito upang tanungin ang aming pinuno? Na mababakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkabigla sa mga nakitang pills na may matatas na kalidad. Sumagot naman ang ating bida na oo, sige kunin mo, kukunin ko muna ang Tianlong Terrier, na ito nakasalukuyang nasa kamay na ni Yun Siyang, at miss may alchemy room ba kayo dito? Na maaari ko bang magamit? At sumagot naman ang pharmacy assistant na alchemy room. Oo,
Pero dahil walang permanenteng alchemist sa shop namin, matagal nang hindi nagagamit ang alchemy room. Sinabi naman ni Yun Siang na walang problema. Kailangan ko lang ng isang tahimik na lugar na maaaring ihiwalay ang fluctuations ng soul power. Matapos nito ay magalang na inanyayahan ng pharmacy assistant si Yun Siang na sundan ito. Upang puntahan ang alchemy room. Di naman nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa alchemy room, nang makapasok na ang ating bida ay kapansin-pansin na wala talagang gumagamit sa peel furnace, dahil halos mapuno na ito ng bahay ng gagamba, at alikabok. Habang pinagmamasda ng ating bida ang peel furnace ay sinabi nito na, ang lumang peel furnace mula sa 60 taon na ang nakalipas ay mukhang di na magagamit. Sayang naman itong isang ito ay tila ba sira. Sa totoo lang gusto ko talagang gamitin para subukan. Dahil sa tumambad sa kanyang peel furnace ay hindi mapapakinabangan, mababakas sa pagmumukha ng ating bida ang pagkadismaya. Gayunpaman may iba pang paraan upang makapag-refine ng peels. Sa kabutihang palad, ang virtual alchemy na natutunan ko mula sa mga kaluluwang tao sa katimugang kontinente, gamit ang kakayahang matuno at pinuhin ang mga formation, maaari kang gumawa ng mga elixir gamit ang iyong mga kamay nang hindi gumagamit ng alchemy furnace. Maya-maya pa ay nagsagawa na ng formation si Yun Siang. Ito ay quarter fusion array. Na matagumpay naman niya itong nagagawa dahil sa malinaw na naaalala ng ating bida ang lahat ng kaalaman sa nakaraang buhay nito. Matapos nito ay nagsagawa ng ritual si Yun Siang. Kalimutan ang alikabok na damo, ang bulaklak na dumadaig sa kasawian, ang purple na spirit cup, pumatay ng mga magnanakaw, duwag, at nagpapalayas ng mga demonyo, at may isang bagay na Tianlong Terrier. At, habang kasalukuyang nagsasagawa ng kakaibang peel refinement si Yun Siang, ang pharmacy assistant ay nakarating na sa chief nito. Sinabi nito na chief, binigay sa akin ang customer na gustong gumamit ng peel para bayaran ang peel na ito, at dagdag pa nito na may peel din na hindi ko makilala, nakikita mo. Habang pinagmamasda ng chief ang mga peel, sambit nito na Star Gathering Peel, Soul Continuation Peel, ito ang Soul Condensing Peel, kung gayon ito ay Blood Burning Peel. Dahil sa taas ng kalidad ng mga table tas na kanyang inaanalisa, ay talaga namang bakas na bakas sa pagmumuka ng chief ang labis na pagkabigla. Sinagot naman ng kanyang assistant na oo, ayon sa tagubilin ng ating customer. Matapos nito ay biglang tumayo ang chief ng pharmacy na animoy may susuguring riot. Sabay sinabi naman ng kanyang assistant na sa alchemy room, gusto niyang hiramin, kaya inihatid ko siya doon. Nang bigla naalala ng babae na nakalimutan kong sabihin sa kanya na sira ang peel furnace. Subalit, pero bata pa siya, hindi siya marunong mag-alchemy. Baka gusto niya lang maghanap ng soundproof na lugar para makipag-usap sa iba. Subalit sa di nila nalalaman ang natatanging kakayahan ng ating bida, ay matagumpay ito na kapag-refine ng peels gamit ang Universal Refinement Method. Maya-maya ay makikita na ang isang nabuong peel sa kamay ni Yun Siang. Matapos nito ay masaya ang ating bida sa kanyang nagawa. Sambit nito, ito ay ika-anim na antas reconstituted peel, isa sa mataas na grado at quality, kahanga-hanga. Di naman nagtagal ay kanya na itong kinain, habang nagko-cultivate mapapansin ang paglabas ng asul na aura na bumabalot sa buong katawan ni Yun Siang, at matapos nito ang paglabas ng tila ba ay mechanic line sa mukha ng ating bida. Gayunpaman habang nagko-cultivate si Yun Siang, makikita naman ang dalawang tagapangsiwa sa pharmacy na nag-aantay sa labas ng alchemy room na tahimik lamang na nag-aabang sa paglabas niya. At dahil sa tagal ng kanilang pag-aantay, nagsalita ang chief. Sambit nito, walang nangyayari, isang buong oras na. Sigurado ka ba na ang customer ay nasa alchemy room na ito? Tanong nito sa kanyang assistant, na sinabi naman ng babae na oo chief, ako mismo ang naghatid sa kanya dyan. Ngunit ang panauhin ay tila naglagay ng ilang uri ng ipinagbabawal na pormasayon sa loob, ang pinto ay hindi mabubuksan mula sa labas. Maya-maya pa bigla na nagkaroon ng reaksyon ang pintuan ng alchemy room na tila ba ay may nagbabukas na. Sa susunod nating episode ay ang pagpapatuloy ng negosasyon ng ating bida sa alchemy, at malalaman na din natin kung sino ba ang kauna-anhang mananakawan ni Yun Siang ng lakas. Kung sino ba ito, at kung ano ba ang kaugnayan nito sa kanya sa dati niyang buhay.